Kaugnay po ng balitang yan, makakapanin po natin sa linyang telepono si Police Senior Superintendent Wildemar Tiu, ang happy po ng Batangas City Police. Sir, magandang hapon po sa inyo. Sir Jiggy, magandang hapon at magandang hapon po sa ating lahat ng mga nanonood at sa ating program. Hello, sir. Opo. Yes, sir. Yes, sir. Opo, dito po sa pagkakahuli nyo doon sa suspect na isa ay ito ho ba'y nagkwento na o nagturo na sa kanyang mga kasamahan? Sir, initially, doon sa ating tactical interrogation, meron na siyang tinuro yung si Brickson na isa sa mga kasamahan niya na kung saan tinuturo niya yun daw si Brickson yung nag-perlip dito sa kanilang operation. At sa pagkangayon, sir, hinahanap pa natin at nagkawalaan na itong mga at-large ngayon, yung mga iba niyang kasamahan. Apo, at yung mga pera at alahas na nakuha nila ay may impormasyon ba ibinigay itong suspect kung paano ito, napaghati-hatihan na ho nila o iisa lang ho ang may hawak po nito sa ngayon? Sir, as of now, continue yung follow-up investigation natin at yung nag-monitor na rin tayo, sir, kung saan yung possible yung pagtakbo nila. Yung mga kasama ni Banay, sir, sila po ay isang lugar lang po doon sa somewhere in Ilocos Sur. At minumonitor din po natin yung kung saan yun, yung native hometown nila. Apo, yun yung nabanggit po sa report ni Saliman na nag-ooperate to sa Calabarzon area. Dati ho, may pinasok din na bangko sa San Pablo, Laguna. At termite gang din po estilo. Eh, hindi ho ba sila itong parehong grupo na ito? Sir, kina-countercheck din po natin yung information binigay din po natin sa higher headquarters. At ito po binabalidate nila kung most likely sila din po yung tumira doon sa Laguna. Kasi yung September 2, 2016, kung saan sila involved din doon sa isang bangko dito sa may San Juan, Batangas. Apo, at gaano katagal ho nila pinagplanuhan ito? Nabanggit ho ba nitong naaresto ninyo? Sir, hindi po masyadong detalyado yung nakwento niya. Pero yung isa sa nalaman natin, na hinukay ito 3 to 4 days. So, nung linggo ng gabi, kung saan yun na po yung final ano na nila na queue para po sila makapag-execute, mabutas na nila yung ilalim ng flooring, yung sa flooring ng establishment. So, nung nabutas na nila, yes sir. Mm-hmm. Apo. Bali, apa, doon na po nila? Yes sir, yung point of entry nila, yung nakikita natin ngayon, kung saan po 200 meters from P. Borgo Street going to Evangelista Street, doon sa may corner ng Zamora Street, yung sa establishment, at exact location po nung binutas nila yung hole ng flooring, kung saan ma-consider natin, sir, na hindi to yung ordinaryong mga tao na nag-excavate. Isa to silang mga expert na mga minero na marunong talaga mag-ukay ng ganitong activity. Apo, at may impormasyon ho ba kayo kung itong mga hinahanap nyo ay armado o handa ding lumaban base ho sa pahayag nitong nahuli po ninyo? Sir, so far sir, yung pinaka-armas nila dito, yung mga tools na ginagamit nila pang hukay, yung mga manual drill, yung mga martilyo, yung hydraulic jack, ang pakay lang talaga ng mga grupo na ito is makapagnakaw at mabutas nila yung isang establishment to gain entry. Apo, at bilang panghuli ho, baka may panawagan ho kayo sa maaaring makatulong dito po sa investigasyon na inyong ginagawa. Ang isa pong panawagan natin, huwag po tayong basta bumili ng mga alahas, any kind of jewelries na
baka ito ay galing sa nakaw. Hindi po dapat alamin nyo muna yung kanilang mga binibenta na mga alahas. At kung sino mang nakakalam dito sa mga tao na nasampahan natin ng kaso dahil doon sa pagnanakaw dito sa Batangas City, ipagpaalam po sa ating pinakamalapit na pulisya. Maraming salamat po sa pagkakataon at mga update sa Police Senior Superintendent Wildemar Tiu, ang happy po ng Batangas City Police. Salamat po. Thank you, Sir T. Salamat po.